Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ay meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at kanina huli itong namataan sa layong 490 kilometers silangan ng Davao City. Itong low pressure area na ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ at ayon po sa ating latest analysis ay mababa yung tsansa nito na maging bagyo. Ngunit continuous monitoring po tayo at ngayong araw, nakikita po natin na magdudulot itong low pressure area na ito maging ang ITCZ ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, sa buong bahagi po ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila, inaasahan po natin ngayong araw na sa kabuuan ay maaliwalas po yung ating panahon, mainit at maalinsangan pa rin po lalong-lalo na po yan sa tanghali kaya ang lagi po nating paalala sa ating mga kababayan hanggat maaari po ay limitahan lamang ang ating outdoor activities at kung hindi naman po maiiwasan ang mga paglabas ay huwag po nating kalilimutan yung pananggalang po natin sa direktang init ng araw and also ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig at pagsusuot ng preskong damit at kung magiging matagal naman po yung exposure natin sa direktang init ng araw ay from time to time po magpahinga or sumilong po tayo upang maiwasan po natin yung panganib na dulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. And also sa dakong hapon at gabi naman po ay meron pa rin tayong mga tsansa ng pulo-pulo or mga panandali ang pag-ulan, dulot naman po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Agot po ng temperatura sa lawag ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay mula 17 to 25 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 35 degrees Celsius. Dito po sa Metro Manila ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay mula 21 to 32 degrees Celsius. Sa Legazpi ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands maging sa Puerto Princesa, ang temperatura or ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. At para naman po sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan po ng mga kababayan natin ngayong araw dyan po sa bahagi ng Caraga, Davao Region, maging sa bahagi din po ng Barm at Soxardzen. Kaya pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin na mag-ingat po at maging alerto sa mga posibilidad ng pagbaha at pagguhon ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, maging sa buong bahagi po ng Visayas, ngayong araw po generally fair weather po tayo, maliban na lamang po yan sa mga tsansa ng pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat tulad po yan ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices po ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisory o mga babala ukol po sa mga pag-ulan na ito. Agot po ng temperatura sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay maaaring maglaro mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay mula 23 to 33 degrees Celsius. Sa Davao ay mula 24 to 32 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro ay mula 25 to 32 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning kaya malayo mga kapalaot yung mga kababayan nating mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman po sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa,
dito po sa Metro Manila, maging sa bahagi po ng Baguio City, Legazpi City at Metro Cebu in the next 3 days. Bukas po yan ng Biyernes and by weekend. Inaasahan po natin na generally maaliwalas pa rin po yung ating panahon. Mainit at maalinsangan lalong-lalo na sa tanghali, kaya kung tayo po ay lalabas ay huwag po natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. And also meron din po tayong mga tsansa ng pulupulong pag-ulan or mga panandali ang pag-ulan, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi dulot po ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Agot po ng temperatura dito sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mula 16 to 25 degrees Celsius. Sa Legazpi ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay mula 24 to 33 degrees Celsius. At sa bahagi naman po ng Metro Davao in the next 3 days, nakikita po natin na patuloy pong makaranas yung mga kababayan natin sa mga pag-ulan. Mga kalat-kalat na pag-ulan po yan dulot ng ITCZ. Kaya muli po yung paalala natin sa ating mga kababayan ay mag-ingat at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa. Agot po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:29 ng umaga at lulubog mamayang 6:16 ng hapon. Patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA, at para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.